So, ayun nga po, ano, mga Asian po tayo lahat. Unless nanonood ka sa States, hello. Or kung sa Europe, das vidanya. Ay, sorry, goodbye pala yun sa Russian. Sorry. Nakala ko, Haagen-Dazs. Ay, Haagen-Dazs. And I'm pretty sure, like, all cultures, there are some things that we like. And I'm pretty sure madami yun. K-pop, J-pop, K-dramas. Anything with starts with a K, K-BBQ. Tapos, K! K! Corina Sanchez! K! Ay, sorry. Rated K po pala. But ang dami natin gusto about our cultural aspects. Mm. And I'm pretty sure, dahil Asians din tayo, ang dami nating pet peeves or may dare I say it, madami tayong hate about our cultural aspects as Asians. With that out of the way, hello, I'm RG. And hello, I'm Stephen. And parang, welcome. Sorry, parang mula sa amin, papunta sa iyo. Okay. And welcome to Braindead. We're gonna be talking about taboos, pet peeves, and all the things we hate in an Asian household, and dare I say, probably, most likely, Asian culture. Yeah. Or baka pang Pinoy, kasi specifically, mga Pinoy tayo eh. So nga, let me start, kasi, kuya, ang dami kong hate. Hater ako, trash talker ako. Ako yung nakikipag-trash-talkan sa Valorant, nung active pa ako. So let me start with trash-talkan in gaming, specifically ang Pinoy. Ba't ako nag-post? Di mo na kailangan alamin ano yung mga sinasabi ng Pinoy pag nagdadota ka. Kasi yung trash talk natin specifically, parang minumuran mo na yung nanay mo, yung kuya mo, yung ate mo, yung kapatid lahat mo. Lahat na lang, pati yung aso mo. Yung bleep mo na, bleep yung aso mo, bleep yung ate mo. Sana bleep yung ate, yung nanay mo, di ba? Kasi yung trash talk sa US, parang, ha, stupid! Ang Pinoy, ako, minumura ang nanay, sinusumpa ang pamilya, hanggang sa lolo at buong angkan. Ganong klaseng trash talkan. I mean, this doesn't just involve, ano, gaming. Pati sa, ano, away magkapatid, di ba? Pangit ang nanay mo! Eh, nanay mo din yun! Nanay ko din yun! Ganon! Ganon? I'm enlightened. Oh! Ang ayaw ko is yung in a neighborhood setting ng mga Pilipino. Yung hindi pa, I mean, siguro sa ibang country meron rin naman ganito occurrence. Yung hindi nire-respect yung space mo or ng bahay niyo. Example, meron kang aso. Diba? Gusto mong, ayaw mong mabaho sa bahay niyo. Ang gagawin mo? Eh, paano? Gusto mo? Papalakarin mo? Papatayin mo sa harap na ibang... sa harap na ibang bahay na ibang tao. Diba? Yeah, ganun. Pero for me kasi, I respect your space, you respect our space. Oh. Diba? Eh, kung gawin ko yun sa harap ng bahay niyo? Ay, hindi. Diba? Ano, pagalingan na ako na yung, ako na mismo yung tatay sa harap ng bahay. Oo. Diba? Kaya naman, minsan, may mga tao pinaglalaro yung mga anak nila sa harap ng bahay ng may bahay. Oh. Pero pag doon ka nag-ingay sa harap ng bahay nila, magagalit. Ano ba? Ganun. Oo. Pero pag ikaw nagalit sa kanila dahil naglalaro sila, maingay sila sa harap ng bahay. Oh. Galit pa rin sila sa'yo kasi sungit mo. Oh, sungit mo, public space naman to. Dahil minsan, sadyang bastos lang tayo. Diba? Lahing bastusan. Oh. The very forbidden letter U word. UL actually. Utang na loob. Oh, yun. Whatever. Pet peeve ko siya unang-una kasi it became such a cultural norm na pag may ginawa ako, dapat gawin mo sa akin. Binigyan kita ng ice cream, dapat ikaw yung haharap sa bala, ano, sa baril pag ano, pag binaril ka. Oo. Parang ang daming unrealistic expectations kasi for some reason, doing something as small gives you the opportunity to manipulate someone. Yeah. I'm not calling anyone out here. It's just that and it's super pervasive sa culture natin. To the point na parang, wala lang. It's a gesture. You don't even need to... You're not even obligated to repay. You're not expected to receive compensation. Eh, yung ayaw ko, kahit hanggang na yun, in the year for our Lord 2024, madami na pong mas bata,
still pervasive sa culture natin. And ano eh, it shows naman eh, parang sasabihin, uy, re-respakan kita, ano, dahil binigyan kita ng birthday cake, ganun, or ano, yeah. Ano ba yan, matagal na tayong magkakaibigan, ba't mo ako iniiwan? Kasi toxic ako or whatever. Yung ganun. Aminin na natin, minsan yung utang na loob, na abuso. Yeah, exactly. Pero meron rin naman iba na walang kwenta talaga. Kaibigan, nanang tatrydor, or ano ba na. Pero yung pervasive doon, ano eh, yung nagiging excuse na is utang na loob. Yeah. Well, I'm not saying it's the root cause, pero nagiging ano, nagiging means siya in being in an abusive relationship. Yeah. Or in a toxic friendship, ganun. Yeah. Kaya, I don't know, utang na loob, whether as a means or as the actual root cause of a problem. Ewan ko, yun yung pet peeve ko dun. Ito, sure ako, hindi lang sa Pilipinas. Kapag may gathering, everyone will ask for an update regarding your personal life. Shoutout sa mga may family Viber GCs. Or WhatsApp. Or... WeChat. Ito talaga sa gathering, hindi lang sa Viber. Ay, hindi kasi ano eh, nag-extend na siya eh. Hanggang Viber everyday. Uy, tumataba ka, pakita ng weight mo. Talaga? Well, may mga bali-balita ako. But personally, well actually, sa mga Facebook Messenger actually, pervasive siya. Doon ay napanood niya ako sa Jessica show. Na isa nilang finiture, nagpapayat yung isang babae. All because inaasara siya ng pinsan niya. Parang, nung narinig ko ngayon, sabi ko, wow, pati pinsan niya yung nangasar na. Kasi usually, di ba, pinsan, kapi-kapi. Tapos mga chewin, chayin lang yung, uy, tumaba ka na. Sabi ko, pati pala pinsan niya nagsasabi na ng ganun. Tapos, pumayat naman yung babae. Pinakita niya na kaya niyang maging maganda. Payat, sexy. Ayawan mo yun yung pinsan niya lalaki na medyo chubby. Tapos ngayon, no, in-interview ni Jessica sa so, sabi ng lalaki na pinsan, nahihiya na nga ho ako sa ginawa ko. Sana inisip mo muna yun bago ka nakasar ng pinsan. Tsaka, all in all, mali naman talaga yun. Parang, ano nga, invasive siya eh. Invasive siya to the point na hindi na nagiging komportable yung isang tao. Kasi nga, tinatanong mo na siya about sa nangyari sa buhay niya. Asawa na ba siya? Kung may asawa na siya, kailan siya makakanak? O kung lalaki siya, kailan kayo mag-aanak? O pag naman magkaanak na, o anong plano niyo? Saan yung pag-aaralin yan? Parang, lahat na lang. Para bang pa kayo? Kayo na maging magulang. Kaya may commercial sa Thailand ano? Na nagtatanong ng ganyan. Kaya kung napanood nyo na yun, may commercial na ganyan. May gathering. Tapos tinatanong siya lahat ng tita niya. Sinasagot niya. Sinasagot niya. Ah, ikaw ba magbabayad bang? Ah, yun, parang alam ko yun. May commercial na ganyan. Nakakatawa yun. Lahat ng binabato sa kaya, sinasagot niya pabalik. Tapos lahat, nasasaktan. Done. Tapos nag-monolog siya sa dulo na, you see, what you do to me, that's how it feels. Alam ko yun, teka lang, alam ko yun, tinatrash talk niya yung pinsan na kasal, yung pinsan na single, yung tita. Oh well, such is the life of a nation. Or in our case, mga Pinoy. May mga culture na Asian cultures na very dense and very, you know, it really unites the family. And I agree with those cultures, but there are certain culture, ewan ko nga kung culture matatawag itong mga sinashare-share. Mga societal norms na ngayon, specific sa atin. Oo, mga kumbaga ginawa lang sa kanila, kaya gagawin ko rin sa iba. If there's anything I could say, conclude. As much as you want to improve things, most of it's generational. And, thank you naman to those who do the effort. Marami naman nagbabago. Marami ang nawawala. As some people like to call it, nag-westernize na tayo. Nagiging progressive. Liberals! Yeah. Hindi. Nagiging, nagbabago naman. But as far as we're concerned, since some of it is so ingrained now with our culture, or even society at large, parang, di mo na din matatanggal yan eh. It's the color that, flavor siya ng pagiging Pinoy, pagiging Asian, pagiging
whatever, Japanese, Korean, Thai, Taiwanese, all of the Asian countries. Sabihin mo na it's bad. But some of them di mawawala eh, kasi it's naka-ingrain na siya kumbaga sa tao. Parang ano eh, naalala ko yung coworker ko. Ang pinakita niya yung bata niya na naka-kneel. Eh yung coworker ko niyan parang half Japanese, sinabi niya, hindi ko yung tinuro, naka-kneel siya parang hapon. Parang samurai siya naka-kneel. Talagang it's built deep within us sometimes na you can't even unlearn it. Yeah. Kahit mamatay ka, ituro mo sa bata mo, sa apo mo, parang wala, hindi din mawawala eh. Yeah. I don't think there's any way to put it. Parang even ano, yung mga may improve go lang. But at the same time, yung mga di mawawala, I mean, it's part of the flavor na. Kumbaga, kung ayaw mo ng wasabi, wag mo kainin. Wag masyadong invasive sa personal lives. I mean, it's different from asking any updates from your nephew or cousin or whatever, or even from your parents. Iba naman yung, kamusta na, ganyan. Pero iba rin yung nitty-gritty na magbibigay ka pa ng unsolicited advice na hindi mo naman naiintindihan. Yun. Yun yung keyword eh. Hindi mo naiintindihan kung ano pinagdadaanan ng isang tao. And then, hindi mo alam kung yung binigay mong advice or comment, kahit comment niya, is affecting his or her function as a human being. So, those bawasan na natin yun. Kasi, kahit akala ko nga ng pandemic, medyo mag-iiba niya. Ay, hindi. Lumala. Lumala. Kasi matagal hindi nakita. Lalo na ipon. Compounding yung interest. Yung mga update na yan. Thank you for joining us today in this episode of Brain Dead. Brain Dead. So, kung nagtataka kayo, bakit Brain Dead? Kasi nga, it's a quick podcast that doesn't need any brain power. Kahit yung setup namin, hindi na nag-isipan. And clearly, hindi ako nagbabasa ng script. Brain dead. Ang importante dito, yung gusto na i-share sa inyo. And kung meron din kayong gusto i-share, don't forget to comment it down below. Leave a like, leave a subscribe din, please. And hit the notification bell. Yep. So you can catch up with our latest uploads and hijinks here in in here in Space Fellow. I'm RG. And I'm Stephen. And we'll see you again next time. Bye-bye. Yeah.